Hello mga nanay, ako po ito si Mami Bernadette. Meron po akong 5 years old, 2 years old, at saka 6 months. So, i-share ko po sa inyo yung journey ko about tandem breastfeeding. So, may mga frequently asked questions po tayo about sa tandem breastfeeding. Ang i-share ko po sa inyo ay kung ano po yung mga na-experiences ko at yung mga natutunan ko din po. Una po, sa tandem breastfeeding po, ang una pong tanong sa atin dyan ay kailan ba dapat palidehin si toddler natin? So, if ano po kayo kakapanganak nyo po, dapat po una nyo pong padidehin dyan ay si baby. Dahil kailangan pong madede ni baby yung colostrum po natin. So, after mostly after 3 days o mga 1 week eh, colostrum po yung nakukuha sa atin. So, kailangan pong padidehin natin yan para po yung po yung makuha ni baby. Kasi po, mas kailangan po ni baby yon. So, kung after noon nakita nyo po yung gatas nyo po ay kulay white na, pwede nyo na pong padidehin si toddler ninyo. So, makatutulong po si toddler sa inyo kasi mostly kapag panganak pa lang ni mami, eh, sobrang lumalaki na yung boobs natin. So, hindi kasi kayang ubusin ni baby yung gatas natin. So, nagkakaroon ng tendency, nagkakaroon ng bukol-bukol yung daddy natin. So, para po sa akin, big help po si toddler sa akin para po ma-empty niya po yung breast natin. Napaka-importante po kasi na-empty yung breast natin. Not totally naman talaga empty. So, para matanggal po yung paninigas ng daddy natin, yung pagpinadede niyo po sa toddler niyo. Kumbaga, experience na po kasi sila sa pagdedede. So, sa akin po, experience ko po, after 3 days po, lumaki po yung daddy ko naninigas. So, pinadede ko lang po ng pinadede kay toddler. Kaya, sa awa naman po ng Diyos, ay umukay naman po agad. So, ang second question po ba ay kailangan po ba silang pagsabayin o paano po pag may sakit po itong isang anak natin. So, I believe po, I think mas kailangan po nilang dumedi sa atin kapag meron po silang sakit. Di ba po yung gatas po natin, meron po siyang antibodies. So, kung pinadede niyo po yung anak ninyo, mas madali po silang gagaling. Mas madali po silang gagaling at hindi naman po sila mahawa. Ang ginagawa ko naman po kasi left and right, left si baby, right si toddler. So ganoon po. Kapag may sipon si toddler sa ano po siya, sa kabila po siya. Minsan pinupunasan ko lang din, may pinapadedi ko pa rin po din sa kabila. So, mas madali po kasing gumagaling ang bata kapag pinadededi sila. Parang alam mo yun, may alam kang gamot sa isang sakit. Tapos pag ayaw mo, ba't ayaw mo ibigay sa anak mo, eh, yun na, alam mo naman yun din naman yung gamot niya. Ang isa pa po sa mga tip ko sa inyo about tandem breastfeeding ay namanap po kayo ng komportabling upuan. Ako po sa sofa. Kapag settle na po si baby, okay na po siya. Upo po kayo. Tapos, padidehin niya na po sa kabila si toddler. So, yun po yung kadalasang ginagawa ko. Para sabay po silang didede. Sabay, minsan sabay pa nga silang nakakatulog sa akin. Sa pagtulog naman po, kapag kagabi naman po, ang ginagawa ko po, dalawa po silang katabi ko. So, nasa gitna po ako. Tapos, sa right ko si baby, sa left ko si toddler. So, pag umiyak si baby tatagilid ako sa right. Kapag na umiingit-ingit o naghahanap ng dete itong si toddler, taharap naman ako sa kanya. Ganun po yung kadalasang position namin kapag gagabi. So, left and right. Nakakatulog naman po ako ng maayos kahit pa paano. So, happy naman po ako. Alam niyo po ba na madalas noong hinihinto kong o pinipilit kong na huminto na yung toddler ko sa pagdede. Alam mo po ba yung nangyayari sa toddler ko? Nagkakasakit po siya. Parang nai-stress po siya. Tapos nagkakasakit po siya. Pero pag pinadede ko, gumagaling naman siya agad. So, parang napaka-magical po yung nangyayari sa amin. Kaya po, I suggest po talaga, wag nyo na po silang si toddler na ihinto. Kung hindi pa po siya ready, hindi pa po siya hinto. Kalauna naman po eh, ang nangyayari na lang po sa toddler ko ngayon eh,
ano po siya, feeling secured naman na po siya, kaya po madali na po siyang pakausapan. Usually, kapag kagabi na lang siya dumidedi sa akin, tumatabi siya sa akin para makadedi din siya habang tulog si baby. So, yun po. Ang isa pa po sa mga tanong about tanding breastfeeding ay kailan po kailangan pa didiin yung panganay. So, ako po ang ginagawa ko po noong mga first month ko po, inuuna ko po si panganay. Kasi di pa na po masyadong nagde-demand si baby. So, actually, kung sino po talaga yung unang nag-demand. So, iyak si baby, mas need niya yung miss niyang dumi. Di siya po yung unahin ko. Tapos, i-next ko po si toddler. Pero, minsan po kasi, so, sobrang lakas po kasi ng gatas natin. Parang na-overwhelm po si baby. So, ang lakas po ng supply ng gatas natin, sumisirit siya. So, ang ginagawa ko naman po, pinadededi ko sa panganay ko. Tapos, after, tsaka ako na pinadedede si baby para hindi siya masyadong malunod dun sa gatas ko. Yun po yung isa sa mga technique kong ginagawa. At, yun po, ang next naman pong question dyan ay, mauubos ba yung sustansya natin ng mga nanay? Hindi naman po siguro mauubos yung sustansya natin kung tayo po ay kakain din ng maayos. Diba? Kailangan po nating uminom ng mas maraming tubig, kumain ng tama. Hindi lang po about sa pagpapadede ang pagkain ng tama. Siyempre, para din ma-nourish yung katawan natin para magkaroon tayo ng lakas para alagaan sila at padedehin sila. So, hindi naman po mauubos yung, ang alam ko pa nga po, kahit po hindi masustansya ang kinakain ng mami, masustansya ang gatas pa rin ang lalabas sa atin. Wala pong effect yung kinakain natin na pag kumain tayo ng junk food, parang junk food na din yung nutrients na lalabas sa gatas natin. Hindi po totoo po. Totoo po yun. So, myth lang po yun. So, ano pa po ba yung mga ibang questions? So, ang questions pa po, ano po ba yung mga dapat gawin at hindi dapat gawin kapag tayo po ang nagpapa-tandem breastfeeding? So, pag nagtatandem breastfeeding po, minsan po nakasobrang nakakapagod, nakaka-stress. Lalo na po pag sabay silang umiyak, naranasan ko po talaga yan. To the point na parang galit ka na dun sa toddler mo. Pero come to think of it, kasalanan ba ni toddler na masundan siya agad? Di ba, hindi naman po, di ba? Parang mas kasalanan pa nga natin yun, di ba? So, kailangan po natin ng mahabang pasensya. Hanggat maaari, huwag niyo po, kung hindi pa po ready si toddler na mag-win o mag-stop magdede, padidin lang po natin siya nung padidin. Napaka-heartbreaking po talaga makakita niyo yung anak ninyo na iyak nang iyak. De, mommy, daddy ako, mommy, daddy ako. Di ba? Nakaka-guilty naman po yun. So, padidin lang po natin na padidin yung toddler natin hanggat kaya po natin. Huwag po natin na silang pigilan po na huminto o gumawa ng magsabi ng kung ano-ano o gumawa maglagay ng kung ano-ano sa daddy natin. Di ba? Nakakaawa naman po. Tsaka kailangan pa rin po kasi nila yun eh. Although, yung solid food naman po ang main nutrients na nila. Ang advice ko din po para hindi sila masyadong dumedi sa atin, busugin po natin si toddler, pakainin po natin siya ng solid food, ng mga fruits, ng vegetables, masustansya. At the same time, laruin po natin siya. Yung if you papil po natin sa kanya na mahalaga pa rin po siya sa atin na hindi si baby yung favorite natin. Kasi po may mga tendencies. Baka po iniisip ng mga yung toddler ko po parang minsan iniisip niya na mas favorite ko si baby. So, ang ginagawa ko po, sinasabihan ko po siya, anak, si baby mo na habang nakatulog na si baby, ikaw naman didedi sa akin. Ganun po yung sinasabi ko sa anak ko. So, hinihintay niya po talagang mapatulog ko si baby. Tapos, ang gagawin ko po, kukunin ko po yung toddler ko, bubuhatin ko, papadidihin ko, papifil ko po sa kanya na parang baby pa rin po siya. Yun po, kailangan niyo rin pong kausapin yung toddler ninyo. Huwag niyo po silang masyadong sisigawan. Ako po kasi, ginawa ko yun, nakakawawa din naman po kasi sila. Huwag niyo na po silang sigawan. Paliwanagan niyo na lang po sila. Wait niyo si mami ha. Kaya ang ginagawa ko po, nagka-count ako 1 to 20. O, magka-count si mami 1 to 20 ha. Daddy ka sa akin. O, after ng 20, stop ka muna. Si baby muna ha. Ganun po yung ginagawa ko. So,
madali, makakasanayan niyo din po. Malalaman niyo rin po sa kung ano po yung makakatulong para sa mga babies ninyo. Mga mommies, masarap po magpa-tandem breastfeeding. Napaka-fulfilling po. Pero at the same time, nakaka-stress din po. Pero lagi po nating iisipin na hindi po yan forever. Hindi sila forever bata. Hindi forever silang papadede. Ako po 5 years na. Magsi-6 years na ako nagpapadede. So, aiming for 7 years to 8 years ako sa pagkunti, sa straight to 7 years o 8 years akong pagpapadede. Halos hindi po talaga ako dumede. So, iniisip ko lang po talaga na ito yung moment na hindi ko na maibabalik. Kasi pag malaki na ba sila, papadedehin mo pa ba sila? Diba hindi na? Tsaka in the long run, magbe-benefit din po sila. At may benefits din po yung pagpapadede sa atin. Malilas po yung risk na ating breast cancer at tsaka risk ng ovarian cancer sa ating po mga mami. So, mas lalaking, mas healthy po naman ang mga baby natin. At the same time, mas matalino daw po kapag ka-breastfeed po ang mga baby. So, yun po. Sana po ay natulungan ko po kayo kung may mga questions pa po kayo about tandem breastfeeding. I-ano nyo po ako, i-chat nyo po ako, i-message nyo po ako. Please subscribe na rin po sa channel ko para po mas marami pa po kayong matutunan sa aking journey. At share nyo din po para makatulong din po tayo sa iba. Marami pong salamat. Bye, mga mommies. Enjoy the journey.